So kapag ka, maganda siguro kung mag-networking ka or papasok ka sa ganitong business na hindi lang para sa sarili mo. Laging dapat para sa pamilya ko. Dapat may sakit ako, tinatamad ako, hindi. Kailangan kong bumangon para to sa pamilya ko. Dapat laging ganun. Gusto kong bumili ng kotse para sa pamilya ko. Gusto kong mapag-aral yung anak ko. Gusto ko makapunta, makapag-travel sa ibang bansa kasama ko yung pamilya ko. Dapat lagi kang may ganun. Dapat lagi kang may reason why. Kung bakit talagang, alam mo yung gigil ako eh. Yung ganun, yung gigil ako eh. Gigil ako. Yun ang tawag kasi sa networking. Gigil ako, kumita talaga. Gusto mo maraming pay-in. Talagang, Guys, alam nyo, sa experience ko rin, pag pumasok sa isang page, napakaraming onliner. Lahat na ng grupo nandun. So, kung ikaw, hindi ka mag-i-stand out, hindi mo gagalingan, hindi ka gagawa ng ibang techniques para mag-boom ka, eh, maiiwan ka talaga, mapag-iiwan ka talaga sa ere. Hindi ka talaga kikita. Kaya kailangan meron kang, ano, may hugot ka, meron kang... Kailangan patunayan ko sa kanila, patunayan ko sa pamilya ko na kaya ko. Dapat ganun. Huwag yung kapag ka na-reject ka lang sa in-invite mo, hindi ka pinakikinggan sa presentation mo, hindi natuloy yung closing mo, at syempre, hindi ka rin makakuha ng sweldo dahil sablay nga yun. Eh, gigive up ka na. Okay? Kailangan manood ka ng motivational videos, manood ka ng mga inspirational video para tumatag ka. Kausapin mo yung upline mo, kausapin mo yung mentor mo, magtanong ka sa mga ambassador, magtanong ka sa mga talagang mas nauna rito sa business na to, doon ka gagaling. Dito ito share ko sa inyo. Dito talaga sa business na to, ah. First time ko talaga kasi dati ano ko, Zumba instructor ako, dance instructor ako. Pagka nandiyan ako, ayun, lapitan na ako yung kliyente, di ba? Sayo na tayo. Sayo ang ganun. Pero nung nanibago ko talaga nung pumasok sa networking business, alam niyo kung bakit, guys? Grabe. Grabe pala dito, no? Pero alam niyo, ngayon, meron na ako bulletproof na ako. Matigas na ako. Matigas na ako. Ang nasa katwira ko, hindi kayo yung yayaman ako. Alam niyo ba kung bakit, guys? Dito ko talaga naranasan na yung mga kaibigan ko, nilayuan ako. Nakakainis, no? Alam mo yun, yung mga ina-expect mo natutulong sa'yo para dahil may negosyo ka na, yung matuwa sa'yo, uy, may negosyo ka na. Ba, lumayo. Hindi naman ako in-unprint, pero hindi ako kinakausap. Sin mood lang. Sin mood na ako sa ano, sa Facebook. Grabe naman itong mga to. Kaya sabi ko noon, pag yumaman talaga ako, no, talagang tipong talagang sobrang yaman talaga yung talagang, alam mo yung galing siya sa abroad, tapos umuwi sa larito, konti lang yung naiuwi nila, mga 50,000, 100,000. Tapos ako yung magandang sasakyan, naka-limousine, mga ganun. Tapos, basta, bibili ako ng truck, yung kagaya kay Optimus Prime. Alam mo, gagawin ko, masasakayin ko silang lahat doon, igagala ko talaga sila, tapos pakakainin ko sila, bubusugin ko sila. Tapos kukwentohan ko sila kung ano yung mga pinagdaan ako dito, tapos paano ako naging successful. Tapos, din sila magsusorry sa akin. Sana pala, nag-invest ako sa'yo kahit 9,000 lang. Pero hindi. Ano lang yun, para lang ma-realize nila na sana naman tinulungan niyo ako para mas madali yung naging proseso ng pagyaman natin. Diba? Hindi lang din naman to para sa akin, para rin naman to sa inyo. Dahil kung magiging part kayo ng team ko, syempre, yaman tayong lahat. Okay? Nga kasi maraming gumigive up dito sa networking business or sa trabaho ng pagiging onliner dahil hindi malalim daw ang kanilang reason why. Ayan. So, kapag ka, maganda siguro kung mag-networking ka
or papasok ka sa ganitong business na hindi lang para sa sarili mo. Laging dapat para sa pamilya ko. Dapat may sakit ako, tinatamad ako, hindi. Kailangan kong bumangon para to sa pamilya ko. Dapat laging ganoon. Gusto kong bumili ng kotse para sa pamilya ko. Gusto kong mapag-aral yung anak ko. Gusto ko makapunta, makapag-travel sa ibang bansa kasama ko yung pamilya ko. Dapat lagi kang may ganoon. Dapat lagi kang may reason why kung bakit talagang, alam mo yung gigil ako eh. Yung ganoon, yung gigil ako eh. Gigil ako. Yun ang tawag kasi sa networking. Gigil ako, kumita talaga. Gusto mo maraming pay-in. Talagang, Guys, alam nyo, sa experience ko rin, pag pumasok sa isang page, napakaraming onliner. Lahat na ng grupo nandun. So, kung ikaw, hindi ka mag-i-stand out, hindi mo gagalingan, hindi ka gagawa ng ibang techniques para mag-boom ka, eh, maiiwan ka talaga, mapag-iiwan ka talaga sa ere. Hindi ka talaga kikita. Kaya kailangan meron kang, ano, may hugot ka, meron kang, kailangan patunayan ko sa kanila, patunayan ko sa pamilya ko na kaya ko. Dapat ganun. Huwag yung, kapag ka na-reject ka lang sa in-invite mo, hindi ka pinakikinggan sa presentation mo, hindi natuloy yung closing mo, at syempre, hindi ka rin makakakuha ng sweldo dahil sablay nga yun. Eh, gigive up ka na. Okay? Kailangan manood ka ng motivational videos, manood ka ng mga inspirational video para tumatag ka. Kausapin mo yung upline mo, kausapin mo yung mentor mo, magtanong ka sa mga ambassador, magtanong ka sa mga talaga. Yun yung mga advantage kapag meron kang nakadedicate yung puso mo, nakadedicate yung sarili mo sa ibang tao, sa pamilya mo. Yung malalim talaga yung reason why mo. Kasi guys, kung solo ka lang, kung mag-isa ka lang dito, eh, pag tinamad ka, ayaw ka na. Pag feeling mo hindi ka nakikita, ayaw ka na. Pagka nayabangan ka sa upline mo, ayaw ka na. Pag feeling mo, ano ba tawag dito, mas magaling sa'yo yung katrabaho mo, ayaw ka na. So napakarami talagang mga problema or yun nga, mga obstacle na pagdadaanan mo na kailangan mo lagpasan para maging successful ka bago mo may support yung millionaire circle or bago ka magkaroon ng magandang certificate dito sa company. So, kailangan ikaw mismo, i-train mo yung sarili mo, mag-train ka, kasama yung team mo, aralin mo lahat, ano po ba, makinig ka. Makinig ka dahil yung tip ng isang team mo pa, pag pinagsama-sama yan ako, napaka-powerful niyan. I-apply mo ngayon, tsaka ka ngayon gumawa ng ano mo, ng sarili mong idea. Pero, kailangan makinig ka muna sa kanila dahil mas alam nila talaga yung paano para laguin yung business. Okay? So, guys, sana may natutunan kayo dito sa video na to. Please comment down below. Please like, share, and ring the notification bell once na nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Keep safe, everyone, and God bless. Bye!